Meron ako napanood na interview, ang sabi, ano yung asset mo? Siyempre, magtuturo sa parte ng katawan. Pero, siyempre, pinag-usapan natin dito yung asset na magpapayaman sa'yo. Alam mo ba, yung mga mayaman, meron niyang more than 5 na sources of income. Ibig sabihin, merong mga assets ang mga mayaman, kaya lalo silang yumayaman. Kaya naman, pag-usapan natin, ano yung mga assets na maaaring makapagbigay sa'yo ng income in the future para umasenso din sa buhay. Dahil hindi ito nangangailangan na maging expert ka. Dapat mayaman ka muna bago ka magkaroon ng mga assets na ito. Pwede mo naman talagang maumpisahan pa isa-isa. Tapos kapag meron kang disiplina, maaari ka magkaroon ng 2, 3, or higit pa. Asset number 1 ay stocks. Yes, kapag ikaw ay mayroong investment sa stocks, syempre kikita ka ng income. Magkakaroon ka ng capital gain, overtime, or meron ka ding matatanggap na cash dividend, lalong-lalo na kung napili mo yung mga dividend yield stocks at mga regular na namimigay or nagdi-distribute ng cash dividend sa mga shareholders nila. Paano ba maumpisahan ang pag-invest sa stock market? First, una mong gawin, mag-research ka kung ano yung mga legit na mga online brokerage firm or mga online trading platform. Katulad ko, ang ginagamit ko ay ang MyTrade. Syempre, kapag meron ka ng online trading platform, mamili ka na ng stocks na bibilihin mo. Gusto mo ba yung mga blue chip companies or IPOs? It's up to you. Syempre, dahil direct stocks yan, ikaw yung magmo-monitor. Alam mo, magiging panalo lang naman at mangungulagta ka lang talaga ng income dyan kung meron kang disiplina na bumibili ng shares doon sa napili mong kumpanya. Asset number 2 ay ang real estate. Of course, ito naman talaga ang pinakasikat. Lalo-lalo na kung pag halimbawa, meron kang nabili na condo or apartment na talaga namang kumikita ka ng rental income. Hindi ba't yun naman talaga ang nagbibigay ng monthly cashing mo? Kaya nga, kung nais mo na magsimula ka sa real estate, make sure na pag-aralan mo ng mabuti, nakahanap ka ng magandang project at syempre ng magandang location. Dahil location, 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 yan naman talaga ang number 1 rule sa pag-invest sa real estate. Asset number 3 ay business. Sa panahon ngayon, marami paraan para makapag-set up ka ng negosyo at maaari mo yung mapalago over time. Merong negosyo sa pagkain, meron din sa clothing, meron din sa financial industry. Mamili ka na lamang kung anong negosyo ba talaga na babagay sa'yo at kung yan ba talaga ang gustong-gusto mong gawin sa buhay at palaguin mo na lang talaga. Asset number 4 ay equipment. Halimbawa, ikaw ay photographer. Of course, camera mo ay asset yan sa'yo kasi nagbibigay yan ng income for you kasi kumikita ka doon sa pagiging photographer mo. Kung ano man yung skills, ano man yung profession mo at nag-invest ka doon sa bagay na nakakatulong para madagdagan pa yung income dyan sa skills or profession na napili mo, then syempre, asset mo yung bagay na yun. Asset number 5 ay ang oras mo at ang oras ng ibang tao. Very expensive ang asset na ito. Dahil hindi mo na ito pwede pang balikan, pwede mong ulit-ulitin. Ang oras ay mahalaga. Kaya nga, sinasabi nila, time is gold. Pero bakit marami pa rin yung mga tao inaaksaya ang asset na meron lang sila? Ito yung asset na bawat isa sa atin, pantay-pantay lang tayo. Maaari, may mga tao na marami ng asset doon sa paper assets, di ba? Sa mga investments nila, sa real estate, or kung ano-ano ba. Pero, pagdating sa asset ng oras, pantay-pantay lang tayo. 24/7 lang palaga ang bawat isa sa atin. Kaya nga, kung papahalagahan mo ang bawat segundo na iyong buhay, ang bawat oras na talagang ibinigay sa'yo, magkakaroon ka talaga ng income. Kasi kung halimbawa, sinayang mo oras mo, nagsasayang ka lang ng pera. Kapag halimbawa, natuto ka na mag-invest, simulan mo na kaagad. Nagkaroon ka ng idea ng magandang negosyo, gawin mo na kaagad. At meron ka nang nakita na magandang pwesto para makapag-set up ka ng iyong clinic or ng iyong store or kung ano man yan, huwag ka nang maghintay ng perfect timing. Go! Do it immediately. Again, ito lang po ang simpleng definition ng asset. Kapag yung bagay na yan nagbibigay ng income sa'yo, asset po yan. At bantayan mo din, baka may kasama ka sa bahay mo na liability. Aba talaga namang mababawasan ka talaga ng income. Ano bang asset ang gusto mong palaguin sa taong ito? Just let me know so that I can guide you. Lalong-lalo na dito sa International Marketing Group, maaari kang magkaroon ng assets sa stock market,
market, assets sa mutual fund, sa Kaiser Saving Program. Maaari ka din makapag-set up ng negosyo sa financial industry. Di ba yung asset about sa business? Kasi pwede kang magkaroon ng negosyo using the platform of IMG. At lalong-lalo pa, napakalawak ng financial industry. Kaya naman, maaari ka talagang magpalago ng ipon, or kung wala ka namang pang-ipon, pwede kang magkaroon ng income kung gagawin mo lang ng tama ang negosyo sa financial industry dito sa IMG.